So ito yung mga nakuha natin sa dalawang planggana. Napakadami mga buddy. Inulog na natin. Kasi dapat hindi natin isama yung tubig, pero small naman ito, water lang naman. Kaya walang problema yan mga buddy. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. So, for today's video mga buddy, ay makuha tayo ng wall thread. Tulong natin dun sa top. And then, i-update ka na rin kayo dito sa harap para alam niyo ka ng mga ista na pinipilit natin dito. See ya! So, dito tayo mga buddy. Dito yung ating wall thread cowlie. And, ayan, papakita natin sa inyo. So, same lang yung laki dito, dun sa ating tub, ang mga HB red. So, ito yung inilipat natin for today's video. Ayan. Oh, di ba? Tapos, meron din tayo ditong albino na cowlie. Oh. So, pinapalaki pa lang natin. So, meron tayo dito isa, dalawa nandun, tapos pangatlo yung andito sa planggana. So, tara, ilipat na natin ito mga bali para mabilis tayo. Cut ko na lang, hindi ko na papakita sa inyo yung paghuli para doon na natin ihulog sa top. See ya! So, ito yung nakuha natin sa first na planggana mga bali. Siguro na sa mga 50 plus, mahigit. Hindi ko lang binilang. So yan yung first planggana dito. And proceed tayo dun sa pangalawang planggana. Let's go. So dito din mga dwali, napakadami dito mga ating wild red. So nasa mga 30 plus siguro to. Kunin natin. Let's go. Mga dwali, dito tayo sa ating pond. So ito yung mga nakuha natin sa dalawang planggana. So, napakadami mga buddy. Ihulog na natin. Kasi, dapat hindi natin isama yung tubig, pero small naman to, water lang naman. Kaya, walang problema yan mga buddy. Hey! Napakaangas! Kaya natin dito. So, ayan na yung lalagyan nila. Napakalaki! Kasi, and I hope na dumami sila dyan. And kukunin natin tong halaman kasi ito yung magsisilbing taguan nila. Ayan. So ayusin lang natin para hindi mamatay yung mga dahon. Ayan. Kulang ng fertilizer tong halaman natin kaya di namumulaklak. Pero gawin natin ang paraan yan mga buddy. Tapos maglagay na rin tayo ng chubby fakes para meron tayong pakain sa kanila. Walang muna tayo ng fishnet. Ano na natin i-cut. So meron naman ako niready dito na chubby. Parahin na natin yung andito. Nakuha dito kanina ng mga chubby. Papakain na natin ito sa kanila. Mabaya naka-ready na bowl na doon mga buddy. Kaya pakain na natin diretso. Ayun oh. Yan, nung sa maubos na nila yan. Yung halaman ayusin natin para hindi ma-deads yung dahon. Alright. So, ayan yung ating wild red cowlie. Hopefully next month is meron na tayong ma-release. Actually, next week is next month na. Kaya meron na rin kumukuha ng mga juby. Sila na tayong magpapalaki. Kaya depende sa kanila. Kung gusto nila na juby, walang problema pati tayo mag-release. Kasi marami naman tayong paanak ngayon ng wild red cowlie.
Ayan, so yung ibang isda naman, papakita natin. Let's go! So ayan mga buddy, tuloy tayo. So kuha tayo ulit ng tubig dito kasi meron akong paglalagyan. Tamihan na natin kasi yung paglalagyan natin is napakadaming isda. Tara, samahan niyo ako. Magpapakain tayo ng chubi. Dito tayo sa napakadaming gabi. And uhulog natin yan dito mga bari. Tignan niyo yan, napakadami. Hey! Isang araw lang yung tubig. Tagan pa natin ng isa. Isang lalagyan. Kasi para hindi sila maging siksikan doon sa kanilang lalagyan ng pakain. Dito tayo ulit. Kapag tayo ng chubi. Chubi come one. Kamihan na natin agad. Dito tayo pabalik-balik. OMG. OMG. Sobrang dami ng pinapakain. Hala, huwag kang mahulog. Dami, di ba? Ganyan. So, isa lang yan sa mga ginagrout natin dito at napakagastos. Kasi yung dalawang bowl ng tubig isang araw lang. Kaya bumili na yung isda para may pambili tayong tubig. Tara, punta tayo sa harap mga. Ay, punta tayo dun sa harap mga buddy kasi meron papakadeser. Let's go! So, dito tayo mga buddy. And dito yung mga feeder natin na mga female. Eh, ito lang yung naselect natin. Ilan lang ba ito? Pito. Yung iba kasi is maliliit pa. So ilagay natin sa viewing tank. Ay, sa viewing tank. Ito yung itsura niya pag side view mga body. So ito yung ating mga feeder na na-select. Black ears, of course. Round tail. Ayan, bruskong brusko. So going 3 months pa lang to mga buddy. Kaya ihulog na muna natin dito sa ating pond. So may mga nakalagay dito na mga previous female. Mga naunang batch sa kanila. Sama na natin dito. So meron na tayo dyan mga 20 plus na mga female na breeders. Ayan yung mga future breeder natin. Hulog natin dyan soon. Pag lumaki na yung tenga dun sa mga na-select na ating male. Lima na yung mga body, so yun lang gagamitin natin na breeder. Yung lima na yun. Tapos, pili na lang tayo ulit dito. Kung meron pa tayong masilik doon ng mga male, is gagawin na rin natin breeder. And, doon naman tayo sa harap. Let's go! So, dito tayo mga body. And, dito na top is na repair na. Ayan. So, nung last take is pinulata natin yung isda dito. And ayan, tuyo na. Mukha lang basa. Pero tuyo na yan. And bukas papatubigan natin dito. Oh. Ito sa kabila is okay na okay na. Wala nang leak. Yung level ng tubig. So, dito tayo sa mga langganas natin. Meron tayo ditong HB Pastel. Ayan, oh, dami. Ibang linya to mga buddy. And dumami na sila dito. Meron tayo full gold, of course. Hindi na mawala sa ating cycle dito sa farm. Full gold. Parating andyan yan, yung full gold natin. Ito yung ating old line na HB White.
na may halong pastil. Okay, naubos na yung kanilang tubig fakes. Ayan, meron pang konti. Same as dito, yung mga malalaki na. And malapit nang i-groom. Ayan o, isitaguan. Tapos dito yung ating breeder ng HB Pastel. Laki ng piming. Meron tayo nitong Yellow Tiger Mosaic na i-release natin soon. And napaanak na natin yan. Nandito yung mga fry nila. Ayan o, kumakain ng tubig. Alright. Dito is yung ating albino gapikoy. Ang brubrusko. Pero ayaw mong pahuli. Subukan natin. Oh, di ba? Hindi siya red ears. Pa-solid yan. Dito rin HB white. Na napakadami. And malalaki na sila. Pwede nang ilipat sa malaking lalagyan. Oh, dami. Okay nyo. Ilawan natin para mas makita nyo ng mabuti. Ayan. Diba dami ito. Meron tayo ditong blue drag na I think breeder na lang to. Ito yung bago nating hulog dito, yung mga breeder na blue dragon. Ito na lang yung mga natira nating breeder kasi mostly sa ating dragon is nirelease na natin yung tag 500. Naubos na natin. Kasi yung iba is hindi lumabas yung pattern sa katawan. Kaya kinaling natin, pinulat natin. Maganda pa rin yung pang-outcost mga buddy kahit ganun yun siya. Kasi linyada pa rin yun ng import. Ito meron tayong HB Red dito na tinamaan ng white spot nung last week. Nagsipayat. Tapos ngayon is okay na sila. Tumaba na ulit. Ayun o. Ginamot lang natin ng konti. Sinaipo natin tapos nilagyan natin ng asin. Teka, may dumating na Shopee. BRB mga buddy. Dumating yung Shopee. Dito meron tayo ditong Wild Red. Lakas ng air pump. Baka mamatay. Kasi nakakamatay na yung malakas na air pump. Dito tayo. Ayan, meron tayo ditong mga Wild Red na ayaw lumabas. Ito yung mga breeder natin dito. Kunin nga natin to. Ayan o. Wild Red. So hindi natin inubos din lahat. Hindi natin nilagay lahat sa cement pan para alam nyo mga buddy, pag nilagay nyo lahat sa isang lalagyan, once din naman nasakit yan, paniguradong wipe out yan at wala ka lang pang recover. Kaya mas maigi kung meron ka naka-separate na lalagyan para doon sa mga strain na hawak mo. Let's say, tatlong lalagyan na magkaiba. Para kung sakaling magkasakit yung isang lalagyan, meron ka pang dalawang backup. Ganun siya mga buddy, para iwas wipe out. At ganun yan dito sa farm. So, ito na yung huli. Papakita na lang natin dito. Ito yung mga betas natin, yung mga giant. So, ginaring na natin dito. And makikita niyo tong vlog na to sa ating Only Betas na page. Dito is papakita lang natin yung insight dito sa ating mga giant betas. You know, malalaki na mga junior giant na sila. And wala pa tayong release, hopefully mga December. Yes, meron na tayong ma-release nito. Marami nag-inquire sa atin regarding dun sa ating pinost na giant females. And ayan mga bali, wala pa tayong release. Baka December pa. Kasi mamili pa kami ng mga panibagong breeders ng ating giant. Kailangan dito lang yung video. Kasi sobrang haba na. Quick update lang tayo dito sa ating Guppy Farm. Kailangan mga buddy. Bye. Peace out.